Are you sure you'll be okay here? Si Mama. Ngayon ang alas nila pero mukhang ayaw niya akong iniiwan. Ngumiti ako para ipakita na ayos lang. My backpack is ready. Pagkaalis nila aalis din ako. Alam ni Manang ka rin na kay Maymay ako sasama. Hindi din naman umapila. We will call you on your free time. We just need to close this deal and we will be back. Behave. Paliwanag ni Daddy. Para bang alam niyang may plano ko kahit di ko nasabihin. Malakas ang pakiramdam niya pero mas magaling akong magtago. Sa bahay lang po. Umiti ako nang malapad na makumbinse sila. Tumango si Daddy bago tuloy ang sumakay. Kinawayan ko na ang sasakyan nilang papaalis. Nang ahaba ang leg ko, kakatanaw sa sasakyan nila para lamang makita na wala na yon. Na masigurong wala na ngay mabilis akong pumanhik at nagmamadaling magbihis. I wore my black mock neck tee partnered with my peach belted cargo pants. Puting sneakers lang at itim na cap. Kompleto lahat at driver nilang kulang. I dialed my mice number, driver at sasakyan nila ang service ko. Pinapupunta ko na dyan, bungad niya. Thanks, I gave your number to Manang Karing kapag tumawag siya. Sabihin mo kasama mo ko? Imbes boses, ungol niyang narinig ko. Karot no pa ako pero nanlaki ang mata sa napagtanto. Namula ang pisngi at nainis, sinamaan ang tingin ng cellphone. Nasa Zambales ka na? Huwag mong sabihin, di kita sinabihan kapag napahama ka ha? Di naman siya sumagot at tumalinghing lang. Piratay ko ng tawag at hinintay sa labas ang driver ni Maymay. Pagkarating, napastopover pa ako sa salon. I want to cut my hair and bleach some strands. Alam ko walang aircon. Expected ko mainit ang lugar. Shoulder lang sana at paki-bleach na lang din ng konti. Magtatagal po ako ibi-bleach, ma'am. Kung magtatagal, baka gabihin ako papunta doon. Kaya pinaputol ko na lang hanggang balikat. Di na pinakulay. Mabilis lang yon. Pagkatapos magbayad, tumuloy kami sa biyahe. Stopover lang kapag gutom na. Inabot din kami lagpas ng halian. Mabuti na lang may drive-thru. Dito na ba, ma'am? Naliligaw na po yata tayo ng Waze. Napakamot pa sa batok ang driver. Ha? Baka nga po. Di siguradong sagot ko. Kakonti na lang kasi ang bahay at mapuno pa. Di ko tuloy alam kung nasa tamang lugar pa ako. Binaba ko ang bintana at sinilip ang kaharap na bahay. Kubo naman katulad sa ibang bahay. Napailing ako at bumaba na sa sasakyan. Lumapit pa ako sa bahay at namilog ang mata ko matapos makita ang sasakyan ni Kuya katabi ang asul na pickup. Dito nga po, Manong. Natutuwa ko pang binitbit ang backpack ko at binayaran ng driver. Ayaw niya pang tanggapin pero pinilit ko. Kaboy pa siya bago ko iwan. Inarap ko ang bahay ni Kuya Tyron. Dalawang kahoy na gate. Ang isa para sa garahe kung nasa ng mga sasakyan niya. Ang isa sa tapat ng bahay. Kubo na may limang baitang nahagdan at balkonahe. Di gawa sa dayami kung di gawa sa lumber, makapal na plywood at kawayan. Ang bubong yero din. May gulayan sa harapan. Napangisi ako. Lumapit sa gate, sinubukan buksan yon. Nawala nga lang ngisi ko matapos matantong nakalock. Pinilit ko pang buksan pero ayaw. Nandito naman ang mga sasakyan ngunit nakakandado ang garahe. Kuya! Ilang beses ko siyang tinawag ng malakas ngunit walang sagot. Maging numero niya, denial ko pero di rin na sinasagot. Ines na dinadyakan ko ang kahoy na gate niya. Masamang nalingon ang bahay. Akala ko makapagpapahinga na ako mula sa biyahe, hindi pala. Maghihintay pa pala ako dito. Kuya! Tawag kong mali. Nagbabaka sakaling nakatulog lang siya kaso hindi naman lang gumalaw ang kahoy na pinto. Napanguso ko at bagsak ang balikat, ginulo ko ang buhok ko. Lumingon pa ako sa paligid baka sakaling may mapagtanungan. Wala namang tao. Sinuot ko ulit ang cap bago lumakad palayo doon. Ang nakikita kong tindahan na maliit ay may kalayuan din kung lalakarin. Kumpara sa syudad, mas nakakahinga ang mga bahay dito. Layo-layo at di madaling madami sa sunog. Pabili po! Walang tao sa loob ng tindahan pero bukas naman. Wala ring sumasagot. Pabili po! Ulit ko pa. Sandali! Malalim at tinig ng ginang ang sumagot. Umupo ako sa bangko sa harap nun at hinintay na lumitaw ang ginang. Ito lang ang balapit sa bahay niya kahit baka dito na lang ako maghintay. Ano yon, Ineng? Maliit ang buhok ng ginang at medyo chubby. May cheekbones, maayos ang kilay, nakaduster pa. Ano po, may bottled water po ba kayo? Di ko madiretsong tanong tungkol kay Kuya. Nahihiya kasing naistorbo sila tas hindi ako bibili. 20! Kumuha ko 100 at binayad yon bago kinuhan tubig. Pagkabigay ng sukli at mang aalis na siya ngunit natigil sa tanong ko. Ano po, kilala po ba ninyo si Tyron? Tyron? Yung nakatira sa kubo dyan na may sasakyan?
Lumiwanag pa ang mata ko sa pag-asa. Bakit, girlfriend ka ba? Ay mamaya pang hapon ang uwi nun. Nagulat man sa tanong niya, hindi ko pinahalata. Di ko rin naman tinanggi kahit di naman totoo. Mga anong oras po? Gabi siguro. Sandali at lalabas ako. Nahirapan ako, kakayoko. Tumango lamang ko, tinintay siya na makalabas. May hawak pa siyang pamaypay pagkalabas at dumiretso ng upo sa bangko. Galing kang syudad? Opo, magbabakasyon po ako dito. Alanganin pa akong umiti. Naninitig kasi to at nakakailang yun. Pakiramdam ko, sinusurin to lahat ng galaw ko. Madalas ka bang ganito ang uwi niya? Dagdag na tanong ko. Ganyan talaga, aalis sa umaga tapos gabi na uuwi. Minsan lang niya maglagay buong araw sa bahay. Napatango ako. Lagi siyang beses sa umaga. Anong oras ba nagsasarang factory? Alam ko sa factory si Kuya nagtatrabaho eh. Baka kasi matagal silang magpatrabaho. Factory? Ay hindi ko alam, basta't laging wala si Tyrone. Minsan nga di umuwi na isang linggo. Di ko alam saan pumupunta. Kinabahan ako sa sinabi nito. Kung isang linggo, maaaring kahit ngayon, baka isang linggo rin siyang wala. Saan ako pupulutin pag ganun? Naawa ang ginang sa reaksyon ko at umiling. Wala siyang dalang bag, kaya uuwi yun ngayon. Kumbinsi pa nito. Nakahinga ako maluwag dahil doon. Hindi ni Tyrone alam na pupunta ako, kaya tinabahan ako na baka may lakad pala siya na matagal. Mabait si Aling Iska, di ako iniwan sa labas. Kinuwentuhan ako para di mainip. Halos magdidilim na pero ni Anina ni Kuya di pa dumaraan sa harap namin. May ilan ding bumibili sa tindahan at nakikitanong kung sino daw ako. Sinasagot ni Aling Iska, girlfriend daw ako ni Tyrone. Di ako makatangke dahil di niya ako inahayaang sumingit sa usapan. Umungiwi na lang ako at umiiwas ang tingin. Ilan lang ang tao sa bari nila at di imposibleng kumalat iyon agad. Ayun na si Badong, sakay niya malamang si Tyrone. Mabilis akong napatayo at tinanaw ang tricycle na mabilis ang paandar. Sa tanaw ko'y lalaking payat na halos lili pa rin sa hangin ng driver. Di ko man nakita ang sakay, nagmamadali pa rin akong tumakbo papunta ng bahay ni Kuya. Pinapasalamatan ko lang na mabilis si Aling Iska. Halos singalin pa ako pagkarating sa gate. Wala na doon ang tricycle at sarado na ulit yon. Sinubukan kong buksan pero sarado mula sa loob. Hanggang dibdib ko kaya di ko maabot. Nakabukas bahagya ang pinto kaya't sigurado nandyan na nga. Akmang tatawagan ko pa si Kuya Tyrone pero lumabas na siya mula doon. May bitbit na bag at nagmamadaling kilos. Buti na lang pala't nauna akong dumating bago siya nakaalis. Kuya! Tumigil siya sa gitnang baitang. Kahit madilim, kita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Marahan pang lumingon ngunit masigla kong kinawayan. Dinig ko na pamura siya bago hinagis ang bag sa balkonahe. Nagmamadaling buksan ang gate. Nung kaharap ko na, hindi maipinta ang mukha at galit pa yata. Brad, what are you doing here? Kahit inaasahan kong magagalit siya sa hindi ko pagsabi, natakot pa rin ako. Napaatras, napaiwas ng tingin. Alam ba ng parents mo? Wala akong hindi to kung alam nila. What about Manang Karing? Dagdag na tanong ni Tyrone bago buksan ang gate at kinuha ang backpack ko. Alam niya kasama ko si Maymay. Alanganin akong umiti matapos makita ang inis niyang reaksyon. Inirapan ko siya sa sinabi nito pero sumunod din ako sa kanya. Diretsong akit at papasok sa bahay niya. Maluwang naman ata yon. May ilang gamit. Sala na may sofa set na kawayan. Isang pinto na sa tingin ko ay kwarto. Dalawang bintana. Sa sunod magsabi ka, paano kung wala ako? Paano ka uuwi? Napalabi ako na malakas niyang ihagis ang bag ko at bag niya sa sofa. Sinundan ko siya sa hagdan papuntang likod at natantong kusina iyon. Bato ang pader pero ilan lang gamit. May stove at mesa. Dalawang puan, iilang kubyertos. Surprise nga kasi. Umiling si Kuya bago umabot ng corned beef and canned sa itaas ng cabinet. Alis na rin siya, naghiwa ng bawang at sibuyas. Even so, next time, don't do this. Pauwi na ako, paano kung di mo ako naabutan? Di niya ako nilingon at nagpatuloy lang sa pagluluto. Nagsalang pa ng kawalit na lagyan niyo ng mantika. Hindi naman siya magtatagal sa syudad kahit umuwi pa siya. Mabuti na rin nandito ako. At least, kaya ko manatili ng matagal. Makakasama ko siya buong bakasyon. Bored na ako doon. Di ko naman po pwedeng iyain sa bar si Manang Karing. And when did you start to get wild? Bakit ang liit ng buhok mo? Kurot noon niyang salulapa ng buhok ko kahit napahawak ako doon. Innocenteng kinagat ang labi sa nakikitang disgusto niya. Akala ko kasi sobrang init. Di ko rin dalang blower ko kaya't pinaputol ko na lang. Umiling si Tyrone at halatang dismayado sa akin.
Parang ayaw na nga akong pansinin na nagigisa siya ng corned beef. Brad, dinig ko pang bulong niya na tila para lang sa sarili. Wala ka bang ref? Inosenteng tanong ko. Di siya sumagot, ngunit hinugot niyang wallet sa likurang bulsa ng pantalon. Bumili ka ng yelo kay Aling Disa. Dalawa para magtagal ng bahagya. Inabutan pa ako ng 10 piso na kinamaan ko. Napatitig ako sa bariyang hawak. Ni minsan, di pa ako bumili ng yelo sa tindahan para lang sa malamig na tubig. Kay Aling Iska? Yes, siya lang ang tindahan dito na may ref. Napabuntong hininga ako. Sayang ang oras, nauuhaw na ako. What do I expect? Kuya is not living a luxury life here. Sabi ko gusto kong subukan mamuhay dito pero kung ganito kalayo ang bilihan, nagdadalawang isip na ako. Parang unang araw pa lang suko na ako eh. Bumili ako ng 2 yelo at pinambili ko rin ng ice water ang sukling 2 piso. Yun ang ininom ko pabalik sa bahay ni Kuya Tyron. Pagdating naman nakaayos ng habag, di ako nag-inarte kahit gisadong corned beef lang ang ulam. Hindi naman siya handang uuwi ako. Kahit ang kanin, kanin lamig pa. Bahagya akong nanguso. Baka ganito ang sinasabi ni Daring ipapakain sa akin ni Kuya kapag kinasal kami. Ipapasundo kita bukas. Naalerto ako doon. Baka makakapag-adjust naman ako sa buhay niya. Ha? Ayoko, dito muna ako. Sasabihin ko kay Dad na sa Tarlac ka. Brad, fine. Huwag ka lang mag-inarte. Umiling si Tyron bago inipon ang pinagkainan namin at naghugas ng plato. Pero bukas, bala kong ako na maghuhugas. Saan ang banyo mo? Nilingon niya ako mula lababo at tinuro ang pinto palabas sa likod. May isa pa dong batong pader na medyo malayo ng kaunti. Sa tingin ko, yun ang banyo. Medyo natakot pa akong pumasok dun. Madilim at mapusyaw ang ilaw. Masikip din at pang isahang tao lamang kasha. Mabango naman kaya di na masama ang problema, lumangit-ngit ang pinto dahil sa hangin. Sa bakoy, naglamamadali akong naligo. Nagroba na lang ako at pinampunas ko na lang ng buhok ang tuwalya. Ang layo pala ng banyo mo, ang ingay pa ng pinto. Nangangatal ang labi ko sa lamig. Pinasadahan niya ako ng tingin, tinaasan ng kilay, nilapagan ang unan at kumot sa sofa. My mouth parted with realization. Isa nga lang ang kwarto niya kahit balak niyang sa sala ko matulog. Dito ko matutulog? Tinuro ko ang kawayang sofa. Malapad yon kaya lang lagi akong hubad na natutulog. Baka mamaya may bigla siyang bisita sa umaga. Yes, I only have one room. Kunot noong depensa ni Tyron. Ha? Eh, pero hubad ako natutulog eh. Paano kung may maaga kang bisita? Kunwari ko pang binalak alisin ang buhol ng roba at umupo sa gilid na sandara ng sofa. Lumabas ang isang hita ko ngunit pigil ko naman ang dulong tela. Umawang ang labi ni Tyron, tila natantong sinabi ko. Pumikit siyang marien bago huminga ng malalim. Walang problema kahit sa sala ko, kaya lang baka may biglaan siyang bisita. Aakto pa nga sana kung pagbukas ng pinto, kaya lang nagmura siya. Don't you dare open the door. Nabigla ako matapos siyang palundag na humiga sa sofa. Lumangit-ngit pa yon. Ines na tinakpa ng mata gamit ang braso niya. Inosente kong kinurap ang mga mata at gumiti. Sabi na nga ba ako pa rin ang panalo? The power is on me. Ironically, kahit walang aircon, komportable ako natulog sa kwarto ni Kuya Tyron. Malamig ang simoy ng hangin, nagsusumigaw ang amoy niya sa kwarto. Numiti ako at gumulong-gulong sa kama niya pagkagising. Sininghot pa ang una niya at niyakap na mahigpit. Nang makontento, tumayo na ako at nagsuot ng roba. 3 pares ng ata ang damit na dala ko, 3 underwear at nipple tape lang. Maliit ang backpack kaya't yun lang ang nagkasya. Okay lang naman at pwede namang labhan. Pinilit ko ang puting manipis na shirt at black cycling. Di ka pa rin naman balak mamasyal at sa loob lang naman ng bahay, kaya sa tingin ko ayos na yon. Marahan pa akong lumabas ng kwarto. Siguro naman mahimbing pa ang tulog niya. Ang kaso wala na siya sa sofa at maayos na ang pinagtutulugan niya doon. Dumiretso ako ng kusina, ngunit wala rin siya doon. Kumibit palikat ako bago dumiretso sa banyo. Natigil nga lamang sa usok na nanggagaling mula sa palikong gilid ng bahay. Nakita ko pa roon ang matipunong likod ni Kuya. Madaling araw at papaliwanag na lamang. Sa harap niya may apoy. Namilog pa ang mata ko matapos matantong kalandik ako iyon. Kuya! Nilapitan ko siya. Base sa amoy ng usok mula sa kaldero, kanin ang niluluto niya. Sanay ako sa rice cooker at hindi sa ganitong lutoan. Brad? Paos niyang bulong. Sinulyapan niya pa ako bago binuksan ang kaldero. Agad din niyang sinara matapos makita na may tubig-tubig pa doon.
Hintayin natin maluto. Ngumiti ako sa kanya para hindi niya ako itaboy. Umiling siya at hinarap ako. Akala ko babatiin ako ng good morning pero pinihit niya lang ako patalikod. Inianda ko naman ang pisngi ko para sa halik niya. Marigo ka na. Utos niya bago tinuro ang banyo. Napasimangot ako. Ines na winaksi ang kamay niyang nasa balikat ko. Inirapan ko siya na ikinangisi niya. Nagmarcha ako paalis noon diretso ng banyo. May kalamigan ang tubig pero mas gusto ko yun, nakakagising. Okay lang kahit walang shower, madali lang gamitin ang tub at mas maraming oras sa pagsasabon. Halos sumilip ng liwanag mula sa maliit na bintana ng banyo pagkatapos kong maligo. Pinilupot ko lang tuwala sa buhok ko, doon na rin nagbihis. Maliwanag na pagkalabas ko. Naghahain na rin si kuya sa mesa sa kusina. Alanganin akong umiti sa nakitang reaksyon mula sa kanya. Sa lubong ang kilay nito. Pinasadahan ako ng tingin bago umiling. Wala ka na bang ibang damit? And don't you have comfortable brassiere? I can see the whole thing, baby. Namamaos ng kwento at tila nahihirapan sa paghinga. Namilog ang mata kong napatakip sa parehong dibdib. Agad na mula ang pisngi ko habang siya marahas na huminga na mukhang nagpipigil ng sarili. Nakamatis pa yata ang pisngi ko sa hiya dahil sa komento ni Kuya Tyron. Nilaglag ko ang tuwalya mula sa buhok ko at yun ang ginamit na pantakip sa dibdib ko. Di baling mabasa ng damit sa likod ko basta ba walang masabi si kuya. Pakasabihin niyo inaakit ko siya. Hmm? Happy? Inis kong angil. Nagtaas lang si Tyron ng kamay at gumisi. Nasa lubong ko pa ang tingin niya na may aliw. Kaibahan sa malalim niyang titig kanina. Sabay pa kaming napalingon sa sala matapos marinig ang mga katok sa pinakapinto. Tumikim ako at napahawak ng mahigpit sa tuwalya. Ha? Ako na magbubukas. Present ako. Tumango siya at hinihan akong umakit sa hagdan papunta ng sala. Ngunit nasa gitna pa, handa lang akong pigilan ang braso ko. Umiwas siya at hinihaan niyang umakit ako ng hagdan papunta ng sala. Ngunit nasa gitna pa lamang, ang napigilan niya ang braso ko. Umiwas pa siya ng tingin bago pinasadahan ng dila niya ang ibabang labi. Kinagat pa nito iyon bago nagsalita. Huwag mong sabihin magkapatid tayo. Ang alam ng mga taga rito, ulila ako at walang kamag-anak. Umawang ang labi ko at bahagyang sumakit ang buson ko. Tila may mabilis na karayom na tumusok doon. Masakit. Kahit noon pa man sa mga kaibigan niya, sinasabi niya, hindi niya ako kapatid. Ayaw niya ba talaga sa akin? O baka ayaw niya sa pamilya ko? Mapait akong umiti. Di naman talaga tayo magkapatid. Tugon ko upang pagtakpan ang sakit na nararamdaman. Napamaang si Tyron matapos kong bawiin na may konting karasa ng braso ko mula sa pagkakahawak niya. Nakakainis kasi na hindi niya ako kaing pagmalaki. Kahit naman di ako matalino, may galing din naman ako sa ibang bagay. Di ko napaghandaan ang sunod niyang kayang paghila sa braso ko. May pwersa pero hindi masakit. Muntik pa akong mawala ng balanse. Mabuti na lang at nakakapit sa baitang. Ines ko pa siyang tiningnan, ngunit namumungay lamang ang mga mata niya. Para siyang nalulunod, kahit ang mga labi niya ay namumula-mula sa pagkagat niya. Tila nagsusupil din siya ng ngiti. Tell them you're my girl. His girl? Don't call me kuya. Call me by my name. Just Tyron, baby. Namaos na naman ni Tyron na bigkas sa dulo. Natigilan ako. Parang sinipa ang puso ko sa sobrang lakas ng tibok noon. Dumaan din yata ang grupo ng paru-paro sa tiyan ko. Kusang umilit ang sigmura ko at nagkagulo ang sistema ko.